Iwas na natin guys yung needle mark. Nakalimutan ko, mayroon nga pala itong piping dito. So, ibig sabihin, mayroon pang additional na 1/4. Kaya, instead na maglagdag ako dito ng 1/2 inch na sewing allowance, maliit na lang yung aking idadagdag, mga 1/8 na lang. Kasi, kasama na yung 1/4 na yun na piping sa magiging sukat. Ayan. Ganyan lang guys, oh. Mga ganyan lang kalit yung aking gagawin. Pero dito, 1/2 inch pa rin. Sobra na to, pero gagamitin ko yung sobra sa loops. Ayan, malaki na yan. Gagawa muna ako guys ng bias dito sa fabric na to. Ito yung mga gagamitin kong piping para sa blouse. Bali, ito yung bias cut. Kukuha lang ako dito guys. O, magtatabas ako dito ng tag 1 1/2. Pahatiin na lang natin ito mamaya. Tips ay 37, so kailangan ko guys ng 40 inches na belt. Ito, pagdudugtungin ko na lang ito mamaya. Guys, pagdudugtungin ko muna yung bias ko para sa piping. And then, ipupul ko to ng 1/4.
pag-attach naman guys dito sa collar. Igigilid lang natin to. So yung pasada natin sa 1/4 yun din yung ating magiging guide para pare-pareho yung lapad. Pagdating naman guys dito sa kanto, islas natin yan palagi para hindi mahirap yung pag-ikot. And then, ang susunod naman guys, isasaklob ko yung isa pa. So, bali yung susundan natin ay yung pasada ng piping. Next ay top stitching. So bali top stitch ko to guys ng 116 dito naman sa collar. Ang kagandahan guys pagka yung preserve foot nyo ay may guide katulad ng ginagamit ko na 116 yung preserve foot ko, pag nagta-top stitch ako maganda kasi pare-pareho yung lapad. So, ayan guys. And then, i-close ko na yung sa may neckline. So, ayan guys. Natapos ko nang i-assemble yung sailor's collar at ito yung forma. Next naman guys ay ang assembling of sleeve. Maglalagay muna ako ng piping. Pali 1/4 pa din yung lapad nito. At ikakabit natin to guys sa wrong side. Para pag binaliktad natin, mapupunta na siya sa right side. And then, ipo-fold natin pabaliktad. So, bali magiging ganito yung forma. 1 1/4 naman guys yung lapad ng fold. Hindi kasali yung piping. So, a total of 1.5 pagka isinali natin yung piping. And then, itatap stitch natin. So, bali yung pasada guys ay naka-apak sa sleeve. Next naman, i-close ko to. Pero sisiguraduhin muna guys ha, pag nag-close kayo ng sleeve, i-check nyo muna yung arm circumference.
Check natin. So, ayan guys. Pantay na pantay. Ganon din dito sa loob. Ayan. So, check din natin guys yung parehong sleeve kung pantay. So, ayan. Ganon din yung length. Check din natin. So, ayan. Ito. Check okay din. Next naman, maglalagay muna ako ng tacks. Bali yung aking guide guys ay yung toldok na nilagay ko kanina sa cutting. So yun lang yung susundan. Ganyan. Ganon din yung kabilang side. Guys, ganito yung tura. Yan. Next naman, yung front. Bali, same procedure lang din yung aking gagawin sa front. Hindi ko na guys pinakita yung pag-edging. Ngayon naman ay ang joint shoulder. Bali, i-assemble ko na guys yung front and back. Joint shoulder at saka side close. Pagdating naman guys sa side close, naglalagay ako palagi dito ng 1 inch na sewing allowance. Sa pag-attach naman ng collar guys, mag-a-adjust ako dito ng 5/8. Bali, sa gitna yun guys ha, ng body at saka facing. Kailangan guys ha, yung center ng collar at saka yung center ng body magtatapat. I-open din natin yung allowance sa shoulder para hindi kumapal. Check din natin guys yung pantayan mula doon sa joining ng shoulder pababa. So, kailangan magpapantayan. And then, pag okay na, pwede nang i-close yung facing. So, bali yung 5/8 na yun guys. Ididiretso muna natin yun bago naman natin sundan yung pasada ng collar. Hanggang doon lang sa may balikat. And then, islas yung sa may dulo ng collar para pag binaliktad naman yung facing, hindi siya magiging higit. So, parang ganito guys, oh. Ayan. Ganon din yung procedure sa kabilang side. And then, check natin kung pantay. Ayan. Pwede na ako dito guys maglagay ng bias facing sa neckline. So, sa halos gitna ng facing, paikot sa kabilang side, doon naman natin ilalagay yung
bias. Para pag binaliktad natin, guys, nakatago siya sa loob ng facing sa harapan para malinis. Bawasan ko muna, guys, yung allowance. Bali, mag-iiwan lang ako dito ng 1/4. Ayan. Para hindi naman masyadong makapal yung bias facing. Islas ko rin to para hindi masyadong hatak. Kailangan lang, guys, ah, huwag umabot sa pasada. And then, ipupold natin to ng ganyan bago naman i-top stitch ng 1/16. Bawasin ko lang, guys, sa yung lumampas sa allowance. Ayan. And then, idadapa natin to. So, kung makikita nyo, guys, ayan, nasa loob siya ng facing. Ngayon, mula dito, ayan, magpapasada na ako ng 1/4. Parang idadapa na natin yung pinakabayas. So, ang finish talaga nyan, guys, ay malinis. So, ayan, guys. Tingnan nyo. Ganito lang kasimple ang pagkabit ng sailor's collar.